What's up sa inyo mga idol? Ito na naman, nagbabalik ang iyong lingkod, si Kensu. Para na naman sa bagong episode, tulad ng dati bago tayo mag-upisa, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At syempre, share mo yan sa mga friends mo sa Facebook dahil alam na yan. Ngayon mga idol, ang pag-uusapan natin, yung expectation versus reality. Syempre may mga bagay na makikita natin sa internet, gusto nating subukan, and then after nating subukan, syempre kung ano yung nakita natin, ang iniisip natin ay pag ginawa ko to, eksakto magiging ganito rin yung kakalabasan. Pero dun tayo nagkakamali. Ngayon titingnan natin itong mga ilang picture ng expectation versus reality. Tulad na lang nito. 'Di ba idol, na uso yung mga pouting-pouting ng mga lips, yung biglang gaganon yung mga nagpapa-picture, lalo yung mga nag-selfie yung gaganon. Yung mga posing na gaganon sa picture, o kunwari cute. Yan! Ganyan na ganyan! Ngayon, ang expectation, ganito. Siyempre, nakikita natin sa internet, maganda mga mukha niyan, mga gwapo eh. Pouting-pouting ng lips eh. Pero the moment na itry natin, ang reality, ganito ang kakalabasan. Pouting pa more. Next picture natin mga idol, syempre yung mga nagpapatubo ng bigote dyan. Nagiging in-trend na naman yan ngayon eh, yung mga nagpapa Max Alvarado ang dating. Meron pa nga dyan yung kumukulot yung dulo. Sa mga mahilig magpatubo ng bigote dyan na sabi na kakalalaki daw, nakakamacho ng dating. Ang expectation, ganito. Nakita nyo, malago, makapal, tapos yung dulo kumukulot. May pagkadon ang dating. Parang napakayaman. Pero the moment na nagpatubo na ng bigote, ganto ang kakalabasan. Siyempre, hindi naman lahat ng tao binayaan ng makapal na buhok, di ba? Ako, trinay ko yan dati. Nagpatubo ako ng bigote, kaso pachi-pachi. Talagang hindi ano, hindi ko makuha kung paano magpahaba ng ano eh, bigote na makapal yung tubo. Nagpapachi-pachi. Talagang ang pangit, hindi ganyan kinabasan eh. Yung second picture, ayan talagang reality. Siyempre, hindi ko yung manila lahat. May mga tao na naging successful. Pero karamihan, dun tayo sa second picture. Sa mga nag-try naman dyan gumawa ng tinapay, mga nanood sa YouTube, nakita yung kung paano mag-bake ng tinapay. Pinakita nila doon parang napakadali. Ang nakita natin sa picture o kaya sa video, ganyan. Ganyan kaganda. Talagang alsang-alsa yung tinapay. Tapos yung shape nyo, talagang perfect ang dating. Parang galing talaga sa bakery. Sa totoong buhay, mga idol, yung mga sumubok mag-bake sa bahay, ito ang kinalabasan. Hindi umalsa, payat yung tinapay, ang sagwa ng itsura, tapos minsan antigas, minsan naman undercook. Expectation versus reality talaga eh. Ito malupit, expectation. Nauso to sa Instagram eh, yung babae. Yan sa swimming pool o sa dagat, kunan ng picture habang yung buhok nila, you know, hinahampas na pagtingala nilang ganon. Ayan, syempre, yung splash ng tubig. Mag-aarto yan na ganun eh. Ang expectation, which is kung ano yung nakikita natin sa internet, yung mga perfectong kuha, ganitong ganito eh. Pagtingala ng babae, pag kuhang kuha yung arko ng ganyan, yung talsik ng tubig, talagang ganda. Reality! Ito ang reality mga idol, ang masaklap na reality. Marami nang sumubok at marami na rin ang nagpatotoo. Hindi ganun kadali makuha tong expectation na to. Ang reality, ito ang nangyayari. Parang nag-fountain lang eh. Hindi mo nga nakita kung nasaan yung arko ng buhok eh. Yung talsik ng tubig, isang direction lang. Malayo eh. Oh, idol, dahil nilalapit ng Pasko, syempre, meron tayong sikat na Christmas decor ang ating Christmas tree. So, ang ina-expect natin, ganito ang itsura ng Christmas tree. Nakikita natin, syempre, pang mayaman. Pasko, dapat bongga, kompleto yung mga pansabit. Tapos, yung dahon ng Christmas tree, talagang napakalago. Tapos, huwag mong kakalimutan, syempre, may star sa taas, di ba? Ang reality, mga idol, karamihan sa atin, hindi afford yung mamahaling Christmas tree. Tapos, ang nabibili natin, ganito, napakapayat, yung dahon parang lagas-lagas. Tapos, yung pinakapansabit natin, mangilan-ngilan lang talaga. Pero at least, 'di ba, may Christmas tree. Maswerte na nga tayo kahit may ganito tayong Christmas tree na ano eh, lagas eh. Dahil marami sa mga Pilipino, 'di ba, wala nang pan-display, wala nang Christmas tree dahil walang pambili. Ito naman yung susunod, ang expectation natin sa first kiss.
Ganyan, di ba? Napakaswabe. Siyempre, magdidikit yung lips nyo. Ganyan, yung syota mo, yung boyfriend mo, ganyan. Didikit yung labi nyo, parang smooth, parang napaka-formal, napaka-romantic kung ano yung nakikita na sa pelikula. Pero dahil nga first kiss, wala kang kaalam-alam kung paano gawin at nagbe-base ka lang sa expectation mo sa mga nakikita mo sa Facebook o sa mga movie, kadalasan gato nangyari. Di mo alam kung paano gawin eh. Ilalawit mo ba yung dila mo? O isasara mo yung bibig mo? O ngunguso ka lang? First kiss nga eh. Siyempre, nagiging masagwa, di ba? Ang first kiss natin. Pero hindi naman lahat, di ba nga? May mga talagang bata pa lang marunong nang humalik eh. Tsaka mga galing silang kumopia. Pero kadalasan, ang first kiss natin, hindi kasing ganda kung anong nasa mga pelikula o mga nasa teleserye. Next naman natin mga idol, yung mga sikat na dagat, yung mga beachfront sa buong mundo. Siyempre, ang nakikita natin sa mga promotional video na yan, sa mga magazine, sa YouTube, napakaganda, dagat, hindi crowded, kumbaga ang ganda ng alon. Ito ang in-expect ng mga turista kung sakaling pupunta sila sa isang beach. Pero sa reality, ganito ang itsura ng isang famous beach. Kung sikat talaga yung dagat na yon, mga idol, malabong mangyari na yung tao iilan lang tapos napakaluwag. Sa totoong buhay, ganyan siya kasikip, napakaraming tao, crowded, bukod pa doon, pag nagtampisaw ka sa tubig, sobrang lamig, and then napakaraming nakawan. Ibang-iba talaga kung ano yung pinopromote nila o yung nakikita natin sa mga tourist package, mga ganyan. Napakaganda, parang napaka-inviting. Sa reality, ganyan kagulo, mga idol. Expectation daw ng Titanic scene, ganyan. Si Jack at si Rose, sunset, nandun sa pinakaunahan ng barko. Reality daw, eto. May sumubok, tinuka ng ibon eh. Siya daw si Rose eh, oh. Ito yung susunod, mga idol, tuwing papagupit tayo. Siyempre, ang expectation natin, maging pogi. Kaya nga tayo papagupit eh, para maging fresh ulit yung dating natin. Expectation natin, ganito. Ala Brad Pitt, nagdadrive na sa kotse na walang bubong, haba na kayo, si ganyang kapogi yung in-expect kong maging itsura ko eh. Kaso ang naging reality. Ganto yung reality ng itsura ko eh. Mukha akong tanga eh. Lalo na kapag pupunta ka sa salon o sa barbero, i-describe mo pa yung gupit mo eh. Siyempre, sa imagination mo, shit, pag ganto gupit ko, talaga ikakapogi ko. Sa reality, ganto eh, nagiging bunot. O minsan, hindi pantay. Basta, yung reality, malayong-malayo dun sa ano eh, sa expectation eh. Yung mga mahilig naman matulog dyan habang nagko-commute, expectation daw, ganyan. Napaka-peaceful. Ganda pa rin ng itsura ha, kahit tulog na eh. Kumbaga, parang tuwid na tuwid pa rin yung upo ng babae. Expectation daw yan kapag natulog sa bus o sa kahit anong public transport. Ang reality, ganto ang itsura natin. Nakanganga, nakatingala, naka-sideways. Yung iba pa nga, tumutulo pa nga yung laway. Minsan, di ba, sa jeep, nakaganyan ka, oh. Minsan, sasandal ka. Mahuhulog-hulog ka pa nga yan, eh. Habang umaandar, syempre, ganyan. Mahuhulog ka pa yung gagawin ka pa, oh. Habang umaandar, gagawin ka pa. Pero ingat dyan sa mga mahilig matulog sa public transport. Marami nananakawan o kaya chinachancingan, lalo na sa mga babae. Pero ngayon, pati mga lalaki, nabibigtamin na rin ng chancing. Pag may katabing bakla, nachancingan din sila. Kaya ingat-ingat dyan yung mga mahilig matulog, ha? At ito mga idol, para sa huli natin picture, yung mga mahilig magsuot dyan ng mga tight na t-shirt, yung mga feeling nila, macho sila. Dahil nga, nauso na naman itong mga masikip na damit eh. Dahil nga syempre, kailangan pag nag-gym ka, bakat ang biceps mo, bakat yung chest mo, kailangan yung pecs mo labas na labas. Syempre, ang expectation natin, ganto. Kumbaga yung dating, mala Captain America o Incredible Hulk eh. Kumbaga, ang ganda talaga ng hulma eh. In reality, mga idol, dahil hindi naman lahat tayo may magandang katawan, dahil akala natin, maganda sa itsura natin yung masikip na damit, ito ang nagiging reality. Ang sagwa tingnan, minsan bukol pa yung tiyan. Tapos yung chest mo naman, hindi hulmang-hulma. Minsan, napagkakama lang ka, may suso kahit lalaki ka na. Ganito yung naging reality. Kaya ano muna tayo, reflection check muna tayo sa salamin bago tayo lumarga na masikip ang damit natin. Kung sa salamin pa lang, napangitan ka na, alam mo na hindi maganda sa'yo. So mga idol, dito nagtatapos yung episode natin ngayong araw. Hanggang dito muna tayo. Pero huwag magalala dahil bukas magkikita-kita ulit tayo dahil araw-araw akong gagawa ng video. Nakahingal.
Kung nag-enjoy kayo sa ating episode ngayong araw, mga idol, syempre huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-share ang video na to sa mga friends mo sa Facebook. So mga idol, kita-kita ulit tayo bukas. Ako nga pala si Kenzo, signing out!